Alright guys, so sundan natin yung isang video natin sa League of Ancients. So pag-usapan lang natin yung ibang mga interesting topics about this game. And then mamaya ipopromote ko lang din yung mga events, giveaways, and kung ano man yung mga future na engagements natin sa League of Ancients. So ano ba yung mga problema na tinatry na isolve ng League of Ancients? Number one is high entry cost. So gusto nila na mas maging affordable yung game sa marami. Number two is not sustainable. So iniisip nila na merong mga gameplay na hindi ganun ka-interesting and possible na ma-board lang din yung mga naglalaro ng game. Number three is yung game imbalance wherein depende dun sa mga kayang bayaran ng mga players. Siyempre, nagkakaroon ng imbalance kung paano ka makakapag-take advantage din within the game. So, isa pa dun is yung lack of utility of NFT skins na feeling nila kapag dumadami yung supply, nawawala rin yung value nun later on. So, lastly is yung lack of engagement nga. So, mas gusto pa nila na mas ma-encourage yung mga players na malaro or magkaroon din ng interaction. Sabihin na rin natin na social elements with the other players then. So yun nga no, introduce ulit natin yung League of Ancients. So ito nga yung inspired by LOL, Dota. So ito yung multiplayer online battle arena. So kung tawagin nga nila, MOBA yung genre niya. Na merong mga 300 million gamers monthly. And lagi nga tinatanong nila, well, hindi ba magdi-deal to ng copyright issue? Kasi meron din mga nare-reklamo from one MOBA game to another na nakakopy nga daw yung intellectual property ng game. Pero the reality is, syempre, this is inspired nga with this MOBA games, and actually, sa mga later part nga lang din ng slide nito, nakikita rin natin na existing MOBA developers pwede rin na makipag-partner sa LOA. And kapag tinanong din natin yung mga developer, actually, yung project leader nila, inaayos na nila to eh. Parang kahit na merong mga potential copyright issue, nadadaan din naman yon sa mga legal way. So I think for now, sinasabi naman nila na address na yon, and malinaw din naman na this is just a game inspired from one MOBA to another. And then ngayon, makikita natin yung mga pangalan nila, yung profiles nila. Naging busy din tayo sa pag-observe ng maraming mga NFT games, and nakita natin na crucial talaga sa blockchain games yung mga related doon sa pag-create ng NFT, meaning sa creatives and sa art, and then yung sa blockchain side para i-design yung mga smart contract, and then syempre yung mga game developers then, and especially yung sa marketing side then. So syempre you're creating a product, so kailangan ma-market mo rin yon. So andito yung mga tao na yon. So meron tayong art director, merong system support, game director, community director, project lead, smart contract developer, partnership relation, concept artist, and marketing director. So yung mga nakakausap natin dito in the background, so isa na dito si Sir Ken. So yung story nga nito guys, kakaiba din. So MBA siya, imagine, may master siya, pero mas pinili niya na maging community director sa game na to kasi nakikita niya rin yung potential, and at the same time, for sure yung passion niya rin. Parang may nabasa yata ako doon na ex-professional player din siya ng isang MOBA game din. So nakausap din natin si Dwayne Ong. So siya yung project lead, siya yung responsible sa mga governance, yung mga big decisions din within the project. Ang pinaka hindi ko makalimutan sa kanya, sinasabi niya na nakakausap ko rin dito si Joe Peter. So siya yung parang ano nila, PR. So siya yung tumatayo rin na chief ambassador. So siya yung nag-handle ng mga ambassadors ng LOA. And then also guys, umattend din ako sa mga every Friday na session nila. And then merong isang nagtanong doon para lang ma-ensure yung credibility and trust. Kung sino man yung mga nasa picture doon sa kinakampaign nila, sila talaga yung nakakausap. So si Sir Ken, ayan, no, makikita nyo dito sa upper right. So yun, game naman siya, nag-open siya ng camera niya. And kung mapapansin nyo nga guys, pinapakita talaga nila yung sarili nila, and it only means na gusto nila na ipakita yung sincerity nila and na open talaga to do this, achieve their goals then. Well actually guys, kahit naman
maging ano rin, magpakita yung mga developers, di ba? Meron at meron pa ring chance na meron at meron pa ring mga project na hindi sila maka-deliver, and then anong nangyayari, nagtatago lang din sila, di ba? So yung bottom line pa rin ito is, di ba, hanggang saan natin kaya magtiwala sa kanila, hanggang saan natin sila kayang kilalanin. So nandun naman sa white paper yung mga LinkedIn profiles nila, so kung gusto natin na i-check yung mga background nila, so makikita din naman natin yun. Pero yun nga lang, so at the end of the day, depende pa rin talaga. So guys, na-expose din ako dun sa ibang mga game. So yung bottom line lang naman ito is, gaano ka resilient pa rin yung team na gawin talaga nila yung mga promise nila, and gaano rin ka capable yung mga yung every member nung team nila para magawa talaga nila yung gusto nilang game. Aminin natin, yung MOBA hindi siya madali na gawin, and minsan mapapaisip ka rin kung gaano siya kaposible, especially multiplayer nga siya na online battle, and then you want to incorporate yung blockchain doon, so mahirap siya. Pero mamaya sabihin natin yung secret sauce din nila na nakuha natin from them, from one of their slides din. Actually, pag pumunta kayo sa website nila, nag-hire pa talaga sila. Parang you can send your resume. Kung mga may nakikita kayo na skills related to this na kailangan sa paggawa ng mga blockchain games, so yun, why not? Diba? Try natin na mag-apply, lalo na kung passionate tayo sa games. Alright? Kaya nga, kapag nag-join ka sa kanila as member, tinatawag na nila na founding member din. So ano nga ba yung secret sauce ng League of Ancients? Number one, so partnering with a mature existing MOBA game to speed track the development of the MOBA game instead of building from scratch. Guys, ang daming nagtatanong dun sa group chat, parang pwede bang pabilisin yung game na yan? Gusto na namin makita yan. Well, hindi ganun kadali eh. Pero nung nabasa ko to, yun, gusto ko lang i-share sa inyo na parang in the future, isasabihin nila sa atin yun kung sino yung existing MOBA game na makikipag-partner sa kanila, di ba? Looking at the funds na nare-raise nila, so ayun, I think it's not impossible for them to really partner with others. So strong team on blockchain technology and game development, so yun, kailangan nila. Maganda rin kasi dito yung partnership between Monsta Infinite and League of Ancients, diba? Yung mga learnings nila, they can share it, and given na gagamitin nila yung Monsta Chain dahil nga dun sa Infinite Verse na gagawin nila. So, ayun, we can only look forward na makakapag-collaborate sila to learn from each other din. And then, strong backing from angel investor, advisor with vast network and experience in technology and business development. Guys, kung titingnan natin tong, sige, advance lang natin sa next slide. So, si Gene Tan. So, sabi nga nila, yung mga learning ni Gene Tan doon sa Monsta Infinite. Even, guys, yung pagpasa ng report kung sino yung mga dumper sa Monsta Infinite. They are giving all this information sa League of Ancients para lang mapaganda yung next project na to. And, syempre, yung ibang mga naging learning din nila sa background na for sure din naman natin alam lahat yan. And, yun yung mabibigay na value ni Gene din for that. So kung ano man yung mga gaps before, we can look forward na magagawa na nila or madedeliver nila in better. Like for example, yung oversubscription method, di ba? Nakita nila na it really works, na distributed talaga yung mga tokens with multiple users or players or investors. And makikita naman natin sa Monsta Infinite din na yung stability. So si Jeff Ong, founder and chief innovative officer of Plexrom Limited, so isa rin siya sa mga advisor, and then yung isa is si Fabian Tan, so principal architect ng Amazon Web Services. So AWS, guys, so one of the cloud platforms provider, so ayun si Fabian Tan, so for sure may mga mabibigay din to na value in terms of the system performance, how to accommodate yung maraming mga users na gustong mag-join sa game, which is usually nagiging problem ng mga trending ng mga games. And then, diverse and global team that can execute offline partnerships with the esports community. So, yun, nilook forward din nila talaga na may esports to with different regions. And at the same time, yung mga partnerships din na magiging strategic for the game. Ano ba yung mga revenue streams ng
League of Ancients, this is very important kahit saan mga blockchain games. So number one is NFT, marketplace listing fees. Number two is NFT marketplace transaction fees. So given na to guys, usually sa marketplace talaga kumukuha ng mga fund yung dev team para masustain nila yung operational cost nila or yung project. NFT fusion fees, and then raffle event participation fees, NFT staking withdrawal fees, and tournament entry fees. So more on mga fees, yung mga pagkukunan nila, which is yun din naman yung normal, di ba? So ang pinakamaganda rin dito, based on sa mga mako-collect nila, they can use it to buy back yung LOA tokens and burn din. Alam naman natin gaano ka-important yung burning mechanism, di ba? Para ma-influence din natin yung mga price ng tokens natin. Alright? So next, LOA economy. So ito nga yung economy niya. So NFT marketplace, and then yung mga fees na na-mention natin. And then it will go to the token buyback pool, and then it can be burnt or it can go to the dev wallet for the funding. And then meron din silang DeFi staking, or sabihin na natin na ito rin yung yield farming din, di ba? So they can use it para ma-maintain din yung liquidity ng tokens, and even use it also for burning mechanism. And then yung mga events na gusto nilang gawin, yung mga tournament, yung mga raffle, so yung mga makukuha rin nilang mga fees dito, so gagamitin din nila yon sa whole economy. Alright? And then LOA ecosystem, so ito lang yung pinaka flow niya. So yung LP token papunta ng yield farming smart contract, and then it will generate LOA token, and then they will subscribe to raffle event, and then yun na yung LOA capsule. Kaya nga yung mga giveaways ngayon guys, let's take it seriously, baka manalo tayo doon, and then, di ba, mauuna na talaga tayo na makapaglaro ng game na to. So, and then if you summon it, you can have the NFTs, and then you can convert it to LOA token, you can play the game, start earning, or even join in the esport tournament, or, you know, use some of the tokens here as part of the, you know, buyback and burn mechanism ng game. So, ayun, ito na yung mga na-anticipate nila. And usually, guys, laging tinatanong to sa mga games na even kapag nag-a-apply sa mga launchpad, guys, na-expose tayo sa ganun. So, even sa mga ibang partners, so ito yung mga tinitingnan. So, good thing na meron ng mga ganito sa League of Ancients.